Dad. Ngayon, gagawa ulit tayo ng panibagong video. Ito ay ang ating knot tutorial. Ang gagawin natin ay muli ang double uni knot, pero natin siya. Hindi ko alam kung may nakagawa na nito sa internet, kung makakita kayo ng video na gumawa nitong knot na to. So ngayong araw na to, gagawin natin yung video na yun na sinasabi ko na improved double uni knot, pero magiging ano siya, quadro uni knot. So kung gusto nyo malaman yan o mapanood yan, tune in lang sa video natin na gagawin. Medyo mahaba-haba siguro to. So umpisahan na natin, pero bago yan, maraming salamat sa mga supporter natin. Shout out sa inyong lahat. Lagay ko dito yung ano, lagay ko dito yung shout out ng mga huling nag-comment sa video ko. Ayun, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa mga gustong magpa-shout out, comment lang kayo diyan sa baba. Sa mga bagong uploaded nating video, comment lang kayo doon. Shout out kayo. Okay, maraming salamat muli sa panonood, sa pag-like at pag-subscribe ng aking. May mga bago pa akong i-upload na video na video ko na dati pa, hindi ko lang siya ma-edit dahil nga puno ng memory ng ating ginagamit na cellphone pang edit. So, yun. Madami. So, gumagawa ako ng mga short video na ganito na mga na tutorial kasi maiksi lang to. So, kaya kong gawin ng mabilis. Kaunting cutting. Tapos, mga short video nga lang kasi gaya ng mga fishing adventure namin sa deep sea. Kasi mahabang video yun. Mga ilang oras yan na kami na sa dagat. So, tuloy-tuloy yung video. So, mahaba. Malaking file. Skip sa memory ng cellphone ko. Wala kasing external, walang external memory itong ating video, itong ating cellphone na gamit na pang-edit. So, umpisahan na natin. Tune in lang kung gusto nyo malaman yung ating in-improve na double uni knot. Ito ay ang quadro uni knot. So, manood lang kayo dyan. Okay, start na tayo. Kailangan natin yung ating leader line. Tapos itong ating line na gugupit lang tayo ng kaunting piraso na gagawin natin yung pinaka-booster natin sa ating quadro uni knot. Tapos ang ating leader. Siyempre, yung gunting, kailangan din natin yan. So, gugupit lang tayo ng siguro mga let's say mahigit isang ruler ang haba. Yan, gupitin na natin. Tapos set aside lang natin yan. Tapos yun yan. I-ready na natin yung ating main line at ang ating leader. So dyan sa kaliwa yung ating leader at ang sa kanan ay ang ating pinaka main line. So gumamit ako ng ibang kulay ng ano booster. Yung kulay violet na gagawin natin pinaka booster ng ating knot. So, alam niyo naman siguro kung paano na yung ating paggawa ng double uni knot sa nakaraan nating video. Yun yung ating in-upload. Siguro napanood nyo na yan. So ngayon medyo improved to. Lalagyan natin ng pinaka-booster. Yung kulay violet na line na yan. Pang heavy ano na yan yung ating line na yan. Na booster. Pang 16 kg yan. Yan. Gawa lang tayo ng loop dyan mula sa ating main line, tapos pagsamasamahin lang natin yung mga line na yan para ma-wrap around natin yung ating pinaka main line sa dalawang line na tatlong line bali, yung ating booster line, leader line at saka ang ating main line. Gaya ng dati 6 to 8 turns lang gagawin natin dito. Matibay na yun. At syempre, magpapatibay dyan yung ating nilagay na booster line. Yan, okay. Ilahin lang natin yan. Siguraduhin natin na mga walang kulot-kulot. Nasa tamang ayon yung ating linya na hatakin. Yan.
Okay, kipitan lang natin ng maayos. Yan. Tapos, ano yan, edges lang natin ng konti kasi medyo maiksi na doon. Kasi doon sa left side na yun ang ating booster line. Gagawa tayo doon ng knot na pinaka, yun yung magpapatibay ng ating Quadro uni knot. Nalodang tayo, huwag kayong maiinip. Medyo mahaba-haba itong ating video na to. Okay, yung ating leader line naman. Gawa din tayo dyan ng loop. I-wrap around din natin. 6 to 8 turns din yan para mas matibay. Sa aking knot para sa hook na ginagamit, kalimitan ginagamit ko yung ano, palomar knot. Feeling ko yun talaga yung pinakamatibay na knot para sa hook. Okay, medyo matigas yung ating leader, saka kaya ingatan natin yung paghatak. Kailangan balanse lahat ng line. Walang kulot-kulot na maiipit pag hinatak natin siya. Okay. Siya nga pala, ano lang tong recorded lang tong ating overvoice lang to. Hindi ako makapagsalita sa during binivideo ko to, kaya yan. Okay, hatakin lang natin yan. Yan, dahan. Yan, lagyan din natin yun ng ano. I-lubricate natin yung part na yun, kumbaga. Para smooth yung paghawak. Yan, hindi ko nilagyan. Pero sa actual, nilalagyan natin yan. Hatakin lang natin ng mahigpit. Para mas matibay. Tak din yung ating booster line. Para mas straight siya. Saka yung ating main line. Para hindi maipit pag hinatak natin yung ating leader. Okay, hinatak na natin yung both side ng ating leader at main line. Para magdikit na yung dalawa nating ginawang knot. At syempre, ina-adjust din natin yung ating booster line. Okay, mahigpit na yan. So, gagawin natin after nito ay yung ating talagang nagpa-boost ng ating ano, knot. Secure lang natin yung ating dalawang knot na naunang ginawa. Mas mahigpit. Gumamit ako ng towel dyan para ano, hindi mahiwa yung kamay natin. So dito sa knot na to, simple lang gagawin natin dito. I-wrap lang natin yung ating booster line sa ating leader at sa ating main line. Kasama na rin dyan yung ating booster. Siyempre, maiipit din siya dun sa pag-turn natin para mailock natin ng ayos yung ating booster line or booster knot. Simple lang yan. Nag-loop lang tayo tapos nirap around lang natin sa loob ng loop yung ating tag. Tapos yan, nakabuo na tayo ng isang knot. Na-adjustable yan. So, ikpitan lang natin ng mabuti para talagang matibay yung ating knot na yan na ginawa. Okay. I-straight lang lang natin yung ating mga lines para hindi maipit muli pagka ating hinatak na siya. Hilahin lang natin ng mahigpit.
gamit tayo ng towel or gloves para hindi mahiwa yung ating kamay. Kasi delikado. Maraming beses na akong nahiwaan ng kamay sa paghihila lang ng line. Medyo maigpit yan. Atake lang natin hanggang sa umabot dun sa dalawang uni knot na ating ginawa. Yun. So, na-secure natin yung ating booster knot mula sa ating leader line. Ayun. Yan yung magpapatibay ng ating knot na ginawa. Na ginagawa, kumbaga. Okay? So, next naman, secure natin yung knot natin sa kabilang side ng ating main line. Pero dito yung gagawin kong knot parang snail knot. Yan. Nagawa tayo ng loop mula sa ating leader. Tapos i-wrap around natin yung ating booster line sa ating leader at kasama na rin yung ating main line. Nakikita nyo naman kung paano ko ginawa yung pag-turn ng ating line na yan. Tapos suot lang natin through that loop. Hatakin lang natin yan. Pareho ang ating tag ng ating leader. Kasi nagtry ako ng ibang knot kung paano masisecure yung side na yan para sa ating booster knot o booster line. Yan lang yung talagang nagkaari na secure. Higpitan lang natin. Hilahin lang natin yung ating mga tag. Siyempre ang ating mga lines. Ating leader. Ating main line. At saka ang ating booster line. Yan, matibay na yan. Pero bago natin gamitin yung knot na yan, yung ating sinet up na line, siyempre itetest natin yan. Pero sa video na to, hindi natin siya ipapakita. So double security gagawin natin. Lagyan pa rin natin siya ng simple knot para lang maklose yung ating tag. Simple lang. Ilang turns lang na sa ating ginawang loop na yon. Through that loop. Silahin lang natin siya para humigpit. Tara nyo tong knot na to. Medyo hindi naman sa komplikado. Detalyado lang yung ating paggawa para makita nyo kung paano talaga siya gawin. Pero simple lang siya. Simpleng double uni knot na nilagyan lang natin ng booster line o booster knot. Simple lang din naman natin ginawa. Yan, pinutulan natin yung ating mga tag. Gaya ng sinasabi ko, huwag natin sasagad yung paggupit natin sa ating mga tag kasi ma-stretch pa yan, mahihila pa yan pagka lalo na kung nasa actual na tayo na nag-fishing kung malaking isda yung mag-strike. So, mahihila pa kasi yan eh. Baka pag nahila yon, siyempre, misira yung ating ginawang knot. O yan, matitest na nyo na to. Matitest na natin to, ang knot na to. Napakatibay. Madali lang, simple lang din. Hindi siya mahirap gawin. Sa sundin nyo lang yung steps na ginawa natin. So, okay na yan. So, salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at sana natutunan nyo at sana gawin nyo itong knot na ginawa natin. Fishbone!